Is your two daughters, O Lord God, that you have given, O Lord God Almighty, the talent. I know there's one of you again that will stand here and do another one. Yeah. It's really good to be a child of God, diba? Marami tayong natututunan, maraming ibinibigay ang Panginoon sa atin na talento. Hindi lamang yung talento natin sa mga aklat na pinag-aralan natin sa school, kundi sa isipin nyo, sa edad nila. Sa edad nila. Tignan nyo naman paano sila mag-perform. My Lord, I really give
you all the glory. Thank you. Now, offering time. Blessing time. Okay. Oras na upang tayo ay magbigay ng ating, kumbaga sa restaurant, di ba? Ah, hindi pa pala tayo nakain. Pero pasensya na, nauuna ang tips ngayon. Oo, bayad muna bago kayo maka, ano. Pero alam ko, masaya kayong nagbibigay kay Lord, di ba? Dahil alam niyo naman kung saan patutungo ang inyong ibinibigay. At isa pa, alam nyo na lahat na binibigay natin sa Kanya rin ang gagaling. Amen. Oh, yes, Lord. Sa inyong mapagpalang kamay ang ibinigay ng inyong mga anak. Ibinigay po nila ito na mayroong pusong dakila at masaya po silang nagbigay sa inyo. Ama, hinihiling ko po na basbasan po ninyo ito upang maging karapat-dapat na magamit dito sa iyong kaharian sa mundong ibabaw. Maraming salamat po pamuli, Ama ko. Ang kaluwalhatian at papuri ay para sa inyo lamang. Sa ngalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen! Okay, magpapawit. Whatever.
Glorious, fantastic. Gawin natin napakasimple. You are looking what? Fantamaglorious, fantastic. Fantamaglorious, fantastic. Amen. Amen. That is my English. Amen. Amen. This evening, the Holy Spirit is mighty here. Ngayong gabi po ay nandito ang banal na Espiritu. I have a good news for the choir. Meron po akong magandang balita sa ating mga awit. Yesterday morning for the choir. Para lang po sa mga awit. As I sat down yesterday morning and I was praying. Nung ako po ay nagising kahapon ng umaga at ako'y nananalangin. Shaking my head. At ang aking ulo ay pinagpaling-paling ko. I was sitting down and I was praying. Ako po ay nakaupo at ako'y nananalangin. I saw three letters. Nakakita po ako ng tatlong letra. The first letter says studio.
ang una pong letra ay studio o yung lugar na kung saan ka may gagawin. The studio, where you go to record your song. Oh, yung pong lugar kung saan tayo magagawa ng pag-record ng mga kanta. The second letter says no. No. Ang pangalawang letra po ay nagsasabing hindi. The third one says yes. At ang pangatlo ay oo. Then there was a mark on yes. At meron po siyang yung check na sa yes, sa oo. From this fellowship. Sa fellowship na ito, itong ating samahan. Your songs will be heard all over the world. Ang inyong kanta ay maririnig sa buong mundo. Woo! Hallelujah! Now, what I'm saying may look very simple, but that's the truth. What I'm saying may look very simple, but that's the truth. Ang sinasabi ko ay maaring maging simple, pero yan ang totoo. You can ask my wife, she will tell you. Matatanong yung aking asawa at yun ay totoo. We were engaged. Nung kami nagkasundo, ganun. Yes, I sat down. Ako'y umupo. In my very small room. Sa aking munting silid. In Nigeria. Sa Nigeria. Where I was managing to pastor a church. Nagsusumika na mag-ano ng samahan. Yeah, as I sat down on my bed and I was shaking my head and praying. At ako ay nakahiga sa aking kama at ako ay panay ang papaling-paling ko ng ulo ko. The Holy Spirit took me right from there. Ang banal na Espiritu Santo ay hinugot ako. I saw myself in a very beautiful environment. Nakita ko ang aking sarili sa isang napakagandang lugar. I was well dressed. At ako bihis na bihis. I was standing in front of the place looks like Europe. Nakatayo ako ay yung lugar ba ay para sa Europa. In that dream, it looked like it was a bank, like I was standing in front of a very beautiful bank. At dun sa panaginip ko, para bang nakatayo ako sa harapan ng isang bangko, at napakagandang bangko. When I looked around, everywhere was clean, was neat. At nung tumingin ako sa kapaligiran, napakalinis. It was not like the place we knew in Nigeria. Hindi pareho. Yes, like hindi pareho dun sa lugar namin sa Nigeria. So, within 5 seconds, very short, fast, direct. Sa loob lamang ng ilang segundo. So when I open my eyes, nung dinilat kong mamili ang aking mata, I say it's like God is taking me to another city. At ang isip ko parang dadalhin ako ng Panginoon ang ating ama sa ibang lugar ba, sa ibang syudad. I told her. At sinabi ko sa asawa ko, I don't know when. Hindi ko alam kung kailan. I don't know how. At hindi ko rin alam kung paano. But it will happen. Pero mangyayari ito. A few time after that. Sa loob lamang ng ilang maikling panahon pagkatapos noon. I received a message in my email. Nakatanggap ako ng isang mensahe sa aking email. That if I want to get scholarship. At ang mensahe ay nagtatanong kung gusto ko daw makakuha ng pag-aaral, yung scholarship. To cut the story short, I got admission in Europe, in Moscow. At para paiksiyan po ang istorya, nakatanggap ako ng pagtanggap sa akin na tungkol sa aking scholarship sa Europe. I will say, I don't, how God will do it, I don't know. At sinabi ko, hindi ko alam paano ko magagawa yon. But it happened. Pero nangyari. I moved from Moscow straight to Hong Kong. Nanggaling ako sa Moscow, papuntang Hong Kong. And of course, the weather was very different. At ang klima ay talagang hindi magkapareho. Moscow is very cold. Sa Moscow ay napakaginaw. I can wear 3 trousers. At nakakapagsuot ako ng 3 pantalon. 4 shirts. Apat na t-shirt. Cap. At pantakip sa ulo. Yung gloves. Gloves. 3 socks. 3 medias. Wow. Yes, 3. 3 socks. What the size of your shoes are then? Yeah, just me, because it's cold. Then big shoes, like this. Oh, malaking sapatos daw. Kasi, yeah, you just like that. Sometimes it's minus 20.
At kadalasan, ano, yung bawas ng 20, napakababa. Sometimes it's very cold and you are crying. Water is coming out of your eyes. Nobody beats you, but you are just crying. sa tindi ng lamig, tumutulo na lang po sa luha ko sa mata. And they will tell you, make sure you keep your hands in your jacket. Otherwise, when it's cold, it will die, the fingers will die, they will cut it off. At lagi nila akong pinapaalalahanan ng aking kamay ay laging nasa bulsa ng aking pangginaw. Kung hindi, kasi sa tindi na lamig, magkakaroon ng gitla-gitla yung aking daliri. So it happened. At nangyari. I went there. Nagpunta ako doon. It was the place I had seen. That was the place I saw in Revelation. Yun ang lugar na nakita ko sa aking panaginip o sa Revelation. Now, choir. Ngayon, mga awit, take this prophecy seriously. Tanggapin niyo itong aking sinasabi o yung aking prophecy. Take it seriously. Tanggapin niyo. Gawin mo seryoso. I saw studio. Nakakita ko ng lugar kung saan kayo mag... No. No. Hindi. Yes. At oo. Check. Yung oo, merong check. So when God gives a prophecy, you should walk towards it. At yung prophecy na narinig nyo, eh, kailangan may gawin kayo. The successful are not the best. Ang the successful. Ang mga na nakapag-angat o kaya na nagtagumpay, those eh hindi succeed. Pa hindi yeah. Pa daw yun ang talagang magaling na magaling. Those who succeed in life. Yung nagtagumpay sa buhay, they are not the best. Hindi pa rin lawing magaling. They are just people of courage. Yung sila lamang ay mga tao ng mga papakita ng courage. Katapat. Strong katapangan. Yeah, katapangan. That is it. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Would you teach me Tagalog? What do you teach me? Tinuturuan niyo na ako ng Tagalog. Yeah. So, the successful are not the best. They are not the ang best. Ang mga matagumpay ay hindi pa napakagaling. They just take courage. At sila lamang parang nag-iinya niya rin. Nagpapalakas ng loob. If it is one song, sing it very well. Kahit na isang kanta lang, pero kantahin yung mainam. Kantahin yung mabuti. Practice it 10 times, 1,000 times. At inyong pag-aralan o inyong ensayuhin ng 1,000 beses. Sing it! Kantahin niyo. That one song can change your story forever. At yung isang kantang yun ay maaaring baguhin ang inyong buhay habang panahon. Some of you can have your cars. There is nothing wrong with you having your cars. Yung iba sa inyo may mga sasakyan, may mga kotse. Walang masama dun. This is what God is going to do. At ito ang gagawin ng Panginoon. You have your own houses. Magkakaroon kayo ng sariling bahay. Amen. This is what God is going to do. At ito ang gagawin ng Panginoon. Our God is unlimited. Ang ating Panginoon ay walang hangganan. What you need is the anointing that breaks the yoke. Ang kailangan lang natin ay ang baspas ng makakasira ng mga hindi magandang bagay sa atin. 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Unang 1 talata isa, versikulo 5. I believe it says, this then is the message that we have heard of him. Ito ay isang mensahe na narinig ng tungkol sa kanya. That God is light and in him is no darkness at all. At ang Panginoon ay isang liwanag at hindi kadiliman. Is that what it says? Ayun ba ang sinasabi? Yeah, this is the message we have heard from Jesus. Ito ang mensahe na narinig natin kay Jesus. And now declare unto you. At sinasabi sa atin. God is light. Ang Panginoon ay liwanag. It shows you the way to go in life. At siya ang nagtuturo sa inyo sa daan tungo sa buhay. You follow him. Kung siya ay susundin niyo. You can never, never miss the road. Pag siya ang sinundan niyo, hindi kayo maliligaw ng landas. You can never, never walk in darkness. At hindi rin kayo maglalakad sa kadiliman. The reason why many people walk in darkness, ang kadahilanan ng maraming tao ay naglalakad sa kadiliman, is because they don't have fellowship with the Father.
kasi wala silang pakikipag-isa o pakikitungo sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit. If you have fellowship with the Holy Ghost and you work with the Father on a daily basis, you cannot walk in darkness. At kung kayo ay nakikiisa sa banal na Espiritu kasama ang ating Ama sa Langit, hindi kayo maglalakad sa kadiliman. The proof of having fellowship with Yeshua, with Jesus, is knowing what to do at the right time. At ang maliliwanagan natin ang ating pakikiisa sa Panginoong Hesukristo ay ang paglalakad sa landas ng kaliwanagan. If you are walking in darkness, then check your life. Am I having fellowship with Jesus? Kung kayo ay nasa kadiliman, pag-aralan niyo ang sarili niyo. Tanungin niyo ang sarili niyo, meron ba akong pakikiisa sa Panginoong Hesus? You cannot be having fellowship with Jesus and you are walking in darkness. It's not possible. Hindi kayo pwedeng makiisa kay Hesus kung kayo ay nasa kadiliman. Why are the Lord is giving impossible. You a light for your individual lives and ministry? Follow it. Kung ano man ang ibinigay ng inyong buhay sa inyong ministro, ay sundan nyo. Celindian, what's the name of this? Zinach, she's not better than you. She's just a woman of God. Oh, si Zinach, di ba kilala nyo? Hindi naman daw mas magaling pa siya sa inyo. She's not better than you. You sing very well. See Sister Lina, see the beautiful song. Sister Eddie, Sister Marisa. See all of you, the way you sing it. We are not walking in darkness in the name of Jesus. Hindi tayo nalakad sa kadiliman sa ngalan ni Jesus. Fellowship with the Father takes you out of darkness. Ang pagkikiisa natin sa Ama sa Langit ay inaalis tayo sa kadiliman. The proof of fellowship is walking in the light. Ang patunay ng ating pagkikiisa sa Ama ay makikita sa kaliwanagan. It is easier to know people that are walking in darkness. Mas madaling makilala ang isang tao na nasa kadiliman. Show me anybody who does not have fellowship with the Father. I will show you a man that is walking or a woman that is in darkness. Pakita niyo sa akin ng isang tao na nasa kadiliman o isang babae o isang lalaki na ipapakita ko sa inyo kung nasa kadiliman siya. Don't show me anybody that is walking in darkness. She is in darkness. She doesn't know what to do. I will tell you this person does not have fellowship with the Father. Simple. Ipakita niyo lang sa akin kung sino ang alam niyo na naglalakad sa kadiliman at sasabihin ko sa inyo siya ay walang pakikiisa sa Ama sa Langit. Children of God, you have fellowship with the Holy Spirit. Mga anak ng Panginoon, kayo ay may pakikiisa sa banal na Espiritu Santo. Do you have fellowship with the Father? Kayo ba'y nakikipag-isa sa ating banal na Ama? Do you have fellowship with Jesus? Kayo ba'y nakikipag-isa sa ating Panginoong Give Jesus? Give me verse 6, please. Bigay mo. Let's read verse 6. Versicle. So we are lying. Everybody, let's read together. 1, 2, go. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. Do you understand? Give us another version. Thank you, sir. Thank you, ma'am. If we claim we have fellowship with Him, everybody, let's read. 1, 2, go, please. If we claim we have fellowship with Him, yet walk in the darkness. We lie and do not live by the truth. Simple lang po. I have fellowship with Jesus. Ako'y nakikiisa kay Jesus. It will show by the amount of light you have. Makikita sa dami o sa tunay na liwanag na dala-dala nyo. Do you understand? Naintindihan po ba niyo? Isaiah 8:21. I don't know why the Holy Spirit, whenever I come here, He changes my message. He changes what I want to preach. Ewan ko ba kung bakit ang banal na Espiritu Santo ipinapalitan yung mensahe ko para sa inyo? Amen? Amen. Isaiah. Just a minute. Saglit lang po. Yeah, Isaiah 8:20. Look to God's instructions and teachings. People who contradict His words are completely in the dark. Do you understand? Naintindihan po ba natin? So choir, we are moving.
mga awit, kayo po ay... I'm used to sweating. Amen. Evangelists are used to sweating. I'm used to it. Thank you very much. I look fine now, right? I'm fine. Now, let's go a step further. Choir. Please do this instruction. Pwede po ba gawin niyo itong instruction o nararapat niyong gawin? You may be saying, how can I have fellowship with the Father? Paano, maaaring sabihin niyo, paano ba ako makikipag-isa sa aking Ama sa Langit? Simple. Simple lang po. The Word of God. Ang salita ng Panginoon, ang banal na aklat. Read this Bible every day. Basahin po natin ang banal na aklat sa araw-araw. Chapter by chapter. Talata sa bawat talata. Don't skip any verse. Make sure you read everything step by step. And don't jump. Look, don't do like this. Father, I want to read the Bible. Open. Tomorrow. At Father, kayong, I want to read the Bible. Huwag kayong papatlang sa pagbabasa nyo. Kahit yung mga verses, yung versikulo, walang patlang. Okay. Now let's talk about the second issue. Pag-usapan natin ang pangalawang... It is about discipleship. Ito ay ang tungkol sa disipulo. We need to change that time. Kailangan natin palitan yung oras. Because it conflicts with the time of the ushers. Amen. So we need to, so we'll talk about that later, okay? Amen, amen. Discipleship, how many of you joined the discipleship class yesterday? You joined? Sister Lisa. Oh, God bless you. She is our prayer coordinator for the discipleship class. Let's put the hands together for Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. I'm going to pray for you, okay? What of the other sister? Sister Silver. Silver. Where is she? She's not on holidays, sir. Oh, she's not on holidays. Okay, we understand. So we need to change the time, okay? Maybe Thursday, maybe fine. Thursday, same time on Thursday. I don't know. Thursday, we have follow-up. What time? 10 p.m. to 10:45. 10 to 10:45. Okay, we have to look for another time. Wednesday. Okay. Wednesday, that's